Ayan yung tunog niya, no? Habang nagkukwento. Di ba? Ayan, mahal. Hi, magandang araw muli sa inyo mga idol. So welcome back po muli sa aking channel. So ayun mga idol, meron po akong isishare sa inyo patungkol po sa ating motor. So ito po yung mga tunog niya, kung ano nga ba ang sira ng ating motor. So ito idol, mahalaga po ito na dapat nyong malaman para magkaroon kayo ng idea, para iwas na rin sa mga mapagsamantala. So ayan mga idol, bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa mga lodi, shoutout nga pala muna kay Gralan Bogos. Ay, Bagos pala, sorry. At saka kay Clarice and Adrian Videos. So ito yung nakasulat niya mga idol eh. So ayan, sunod naman kay Andre Fernandez. So shout out po sa inyong tatlo mga idol. So ayan mga idol, umpisa na tayo dun sa ating topic. So ayan idol, meron po nagpagawa sa akin, tapos pinuntahan ko po. So ito po yung tunog ng motor niya. So i-check nyo po mga idol ha, pakinggan nyo. Ayan yung tunog niya, no? So ayan mga idol, diba yung tunog niya kumakalampag. So ayan, tinanong ko yung may-ari. Sabi ko sa kanya, hindi ba natuyuan ng langis yan? Sabi niya, natuyuan nga daw ng langis. So ayan, nag-isip po ako na kung ano nga ba ang sira niya. Inisip po yung connecting rod niya mga idol. So baka connecting rod. Ngayon, sabi ng may-ari, pwede mo bang i-test drive para makita mo at maramdaman mo naman. So yung tinest drive, nung nag-test drive po ako mga lodi, tinest drive ko siya. So napansin ko dun, para siyang mahina yung hatak, tapos parang may nagkikis-kisan dun sa loob. So inisip ko dun, connecting rod siguro ang sira, o kaya yung pinion gear niya, o mga gear dun sa clutch housing. So baka nagkaroon ng bungi. So ayan, sabi ko sa kanya, bubuksan muna natin yung pinakatakip ng lining para makita natin, baka nabungi lang yung gear. So may kita natin dun. So kung nabungi lang yung gear, konti lang ang trabaho. So hindi na natin siya i-overhaul. So ngayon, nagpa siya kami na buksan. So binuksan ko nga siya mga idol. So ito nga ang nakita ko mga lodi, tingnan nyo. Habang nagkukwento, di ba? Yan, malog. Umaalog siya mga idol. So ayun, nakita ko doon yung bearing niya sa pinaglalapatan ng transmission, nakita ko. So kailangan talaga siyang i-overhaul. So ayan, nung binuksan ko na mga idol, ito po yung nangyari. So ito, panoorin niyo mga idol yung nangyari. Ito kaya ko lang balik to eh. Ito yung left. Ito yung right. Kaibigan, dali natin sa mekaniko kung di kaya. Kaya yan, tol. Ayan, isa na yan. Ano naman masasabi mo niya sa binubunot mo niya? Ito, walang kaliwa, walang kanan niya. Wala. Tatak niya, zero lang. Zero, patakbuhin, ibig sabihin. Tapos punta na tayo dun sa basag. Punta na tayo sa basag, tol. Yan. Yun. Plan mong waser na yun. Yun, meron. Itong bearing nito, ayos. Basag. Yan ang basag. Isa lang pala bearing yan. Medyo matal. Ayan. Ayun na, nalag na. Nahulog na. Ibig sabihin, madali lang palang ilagay yan. Oo, ito lang. Ayan na po, nahulog na. Basag ang bearing. Basag. Pwede ka naman magsalita tol eh. Basag ang bearing mga kaibigan. Basag, editin na lang ito mamaya. Yan. Ayan. Ito. Walang tama. Ano, naiwan yung housing dyan, di ba? Ha? Ayan, housing mismo yan. Oo, housing. Tatanggalin natin. Okay. Oo, ngayon, ano ang problema? Isa lang ang bearing niya. Oo, isa lang. Ang number niya ay... Eh. Anong number? Ayun. Wala. Walang number. Wala pala. Andiyan niya sa... Sa malaki. Nandito yun sa kahan ito.
Parang hanapin ng bearing nito tulad. Hindi tol, maraming pwesa yan tol. Eh yun sa transmission ano, wala naman problema din. Ano? Wala. Napakasimple lang pala yung problema niya. Gearing, kundi baklasin talaga. Ito hindi na ito kailangan tanggalin. Yan, gusto ko marinig. Hindi na yan tol. Wala naman sira. Ayan na po, wala nang babaklasin. Saan ba yung ano? Ano to? Tuloy ko pa to? Uno. Ah? Tuloy ko pa to. Sige. Ayan po, tinanggal na po rin niya. Kasama kong sipa yan. Ang mga expert move na ginagawa. Kaya sinasabi po nila na mahirap baklasin yung Supremo, di naman pala. Di naman pala yun. Di naman. Kailangan lang talaga ng tiyaga at pagsisikap para umundad ng ating buhay. Mga kabro. Idol, stop mo na tol. Pwede na yan. Ayun, di ba idol? Nabasag po yung bearing niya. So, bihirang-bihira lang po mangyari ito. Yung nababasag yung pinaka-bearing niya. So, bakit nga ba nangyayari yun? Ang nangyayari po yun mga lodi kapag natutuyan ka po ng langis. So, ayan po. O kaya kulang po sa supply ng langis. So, meron po tayong dipstick dun sa ating makina. Dapat nagsusukat po tayo nun. So, huwag nyo pong kakalimutan. Hindi naman porket sabi ng ibang mga mekaniko sa ibang mga kumpanya na buwan-buwan mag-change oil. Pero kung araw-araw mo naman ginagamit yung motor mo, so, dapat mo talagang i-check yung dipstick para kung mahigit mamomonitor mo yung langis mo kung kulang na ba sa supply o tama pa siya sa supply ng langis. Meron po yung gauge doon. So, may kita nyo po yun. Meron nakalagay na warning at saka meron nakalagay na standard. So, kung gusto nyo po malaman kung paano magsukat ng langis, so, ilalagay ko po yung description o yung link na may tutorial po ako nyan. Ilalagay ko po yung link doon sa comment section. So, i-click nyo na lang po kung paano ang tamang pagsukat ng langis. So, yan po ang dahilan mga idol. Yan po ang dahilan. Hindi po tayo nag-change oil, nagbabantu lang, o kaya naman, kulang sa supply ng langis, natuyuan ng langis, number one po yan. So, yan po ang number one na magiging sira. So, hindi lang po bearing ang sisirain yan, pati ang connecting rod mo, pag gumalog na yung connecting rod mo, at napabayaan mo pa, hindi mo pa pinayos, sisirain po ang cylinder block mo. So, lalala po ang sira at lalala ang gastos, lalaki ang gastos mga lodi. So yun mga idol, kung nagustuhan mo po itong video na ito, so huwag nyo na pong kalimutan na mag like at mag subscribe, tapos pindutin nyo na lang din yung pinaka bell button para pag nag upload ako ng video, sa inaarap pa isa ka sa una makakapanood. At saka isa pala mga idol, meron tayong Facebook page, so dun din po ako nag update ng mga tutorial. Follow nyo na rin mga idol para lumaki po yung page natin. So ayan mga lodi, thanks for watching. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa panonood.